frequently asked questions, lalo na pag tungkol sa product. Then number one, what specific diseases can FirstVitaPlus cure? So, ang FirstVitaPlus po in the first place is gulay. So, kung titingnan po natin siya, more on prevention po tayo. So, hindi po natin pwedeng i-claim na ito gamot, makakagaling. So, lagi lang po natin sasabihin na ito po ay makakatulong. Bakit? Kasi kompleto po yung mga sustansya niya. Multivitamins and minerals, micro and macronutrients, antioxidant, phytochemical fiber. So, halos lahat po nandyan na. So, ang tanong lagi, bakit may gumagaling pag uminom ng FirstVitaPlus? Sa USA, ang daming testimony natin. Kasi ang tinutulungan po nito yung immune system ng katawan natin. So, ang kailangan nyo dyan, i-balance ang immune system. Para ho, matulungan yung sarili natin. Tapos, pag naging balance yung immune system, sarili na ho natin ang tumutulong sa atin. Kaya po, may mga gumagaling. So, ang tawag doon, auto-regulation. So, kahapon, nagpa-meeting. Sir Noel, nandun ka sa meeting ni Ma'am Doy. Ang ano niya, bawal mag-post sa social media ng mga claims. So, lagay mo yung product ng FirstVitaPlus, tapos may mga claims, bawal po yun. Kasi nga tayo is more on prevention. So, kaya nga may gumagaling, kagaya ng pinaliwanag ko. So, maliwanag po tayo sa number one. So, basta ito gulay, tulungan yung katawan mo. Pag natulungan yung katawan mo, sarili mo ang tumutulong sa'yo. Kaya may mga gumagaling. Auto-regulation po yun. Number two, can a person suffering from diabetes take FirstVitaPlus? Yes. What about those undergoing medication or insulin shots? So, pwede ba ang FirstVitaPlus sa diabetes? Opo, pwede po siya. Ang lagi kong sinasabi, dapat po regular ang intake ng FirstVitaPlus. Sweetened man yan or unsweetened or platinum, kahit anong variant. Basta dapat po araw-araw iinom ang pasyente. Ang kalimitan lang question ganito. Uminom ng FirstVitaPlus, ayan po, pagkainom ng FirstVitaPlus, this is number 3 question. After taking FirstVitaPlus, the following day, the patient sugar shoot up. Eh, sabi sa number 2, pwedeng uminom. Kahit nag-i-insulin ka, pwede mong isabay kahit meron kang mga maintenance medication. Halimbawa, naka-maintenance ka, magtitik ka ng FirstVitaPlus, sabay siya, di ba? May gamot ka, tapos may FirstVitaPlus ka. Tapos meron tayong series ng mga laboratory. Pwede ka magpa-blood chemistry after 2 months na nagtitik ng FirstVitaPlus kasabay ang iyong mga medication. Pag nag-normal yan, di ba, pwede natin siyang bawasan yung gamot. Ito lang, no? Insulin shot. Kung may kilala ka may diabetes, pag normal ba ang iyong blood sugar, nagtitik sila ng insulin? Hindi. Normal eh. Pag konting taas ang blood sugar, mababa ang units o ang dosage ng insulin. So, ibig sabihin, pag nakokontrol ang blood sugar mo, pwedeng hindi ka mag-shot ng insulin. So, lawakan natin ng konti. May insulin ka, normal ang blood sugar kasi nag-take ka ng FirstVitaPlus. So, hindi ka mag-inject kasi nag-normal ang blood sugar mo. Kinabukasan, normal ulit. FirstVitaPlus lang iniinom mo. So, hindi ka ulit mag-i-insulin. Kinabukasan, ay 1 week na, na naka-FirstVitaPlus ka tapos control ang blood sugar mo. So, wala kang insulin. So, ibig sabihin, pwedeng mabawasan o pwedeng mawala yung mga insulin shot mo or mabawasan yung mga medication mo pag control ang diabetes mo. Pag nag-take ka ng FirstVitaPlus regularly. Kasi tingnan mo yung number 3 question. Ang tanong kasi ganito. Uminom ng FirstVitaPlus, kinabukasan tumaas ang blood sugar kasi hindi po nila naiintindihan.
Kasi lahat ho ng ano ng mga herbal medication o herbal mga supplement pwedeng dumaan sa detox or healing crisis. So pa-explain ko 'yun sa diabetes. Pag diabetic po tayo, ito ho 'yung nangyayari sa katawan natin eh. Ayan, pag healthy ka, meron tayong tinatawag na pancreas na nagpo-produce ng insulin. 'Di ba ang insulin pang-control ng blood sugar? Paano? Kukunin kasi ng insulin ang blood sugar mo. Yung sugar na nasa dugo. Para ma-convert 'yan sa energy ng ating cell. So makikita nyo sa picture, yung yellow, yan yung organ na nagpo-produce ng insulin. Yung kulay green, yan po yung insulin. Yung kulay blue, yan yung sugar or glucose. So yung glucose, kailangan yan ma-convert sa energy kasi gagamitin ng katawan o gagamitin ng cell natin. Kung wala ka kasing insulin, mananatili siya sa blood natin. Kaya pag kinukunan ka ng blood sugar, tumataas yan. Eh pag diabetic ka, uminom ka ng blood sugar ng ano ng FirstVitaPlus. Ang trabaho ng FirstVitaPlus, lahat ng toxin, lahat ng sugar sa katawan mo, sakit mo yan eh. Kailangan niyang ilabas 'yon. So magstay siya sa iyong dugo. Kaya pag kinukunan ng blood sugar, matataas. Eh ano kailangan gawin? Dapat tuloy-tuloy kasi ang pag-inom mo ng FirstVitaPlus. Bakit? Kasi kailangan mong tulungan yung organ mo na nagpo-produce ng insulin. Yan yung pancreas mo. So, kailangan maging healthy ito. Pag naging healthy ang pancreas mo, yung sarili mong katawan magpo-produce ng insulin. Pag nakapag-produce ka ng insulin, yung sugar na nasa bloodstream o nasa dugo mo, mako-convert siya ngayon sa energy. Gagamitin ng katawan natin, gagamitin ng cell. Kaya nag-no-normal pag kinuna sila ng blood sugar. So, dapat po, sweetened man yung iinumin mo or unsweetened, dapat tuloy-tuloy ang pag-inom. Regular ang pag-inom ng FirstVitaPlus. Okay, paano? Para mas madali yung maintindihan, no? Ang glucose, para ma-convert sa energy, kailangan ng insulin. Ang nagpo-produce ng insulin sa katawan natin, pancreas. Pag wala kang production yan, diabetes po yan. Type 1. Kaya sinasabi yan, insulin dependent. Kasi wala kang insulin sa katawan mo, i-injectan ka ng insulin. Pag kulang ang production mo ng insulin, diabetes type 2. Kaya tableta binibigay nila pang control ng blood sugar. Pag buntis, gestational diabetes. So, maliwanag po tayo doon. Ngayon, tingnan mo, no? Saan po nakalocate ang pancreas? Nasa bituka, sa likod ng stomach, yan po yung ating tiyan. O katabi ho ng liver, nasa ilalim ng liver. Kaya nga may kasabihan eh, pag healthy ang stomach mo, healthy ang immune system mo. Pag healthy yung tiyan mo, healthy immune system. Diba? Meron tayong tinatawag na mga good bacteria, yan po yung mga lactobacilli. Good bacteria yan sa stomach. So, eh yung mga yan, diba? Ang diabetes, kung titingnan natin sa mga health symposium natin, kung babalikan natin, ang diabetes, nakasama po siya sa autoimmune na sakit. Ibig sabihin, hindi balanse yung immune system. Kaya ka nagka-diabetes. Kaya kung titingnan mo, ang triggering factor sa mga diabetes, stress. Nagpa-consulta ka sa doktor. Diba ano, stress ho ba? O pag stress ang tao, tumataas ang blood sugar. Kasi hindi balanse yung immune system. So, kailangan maging balance po siya. So, ang trabaho ng FirstVitaPlus, tulungan maging balance ang immune system ng katawan natin para makontrol ang mga sakit ng tao. So, yan po yung ano natin sa diabetes. Kaya tumataas ang kanilang blood sugar pag unang araw, pangalawang araw ng inom ng FirstVitaPlus. So, dapat po tuloy-tuloy ang pag-inom. Okay, number 4, can person with family history of diabetes drink FirstVitaPlus? Of course. So, pwede silang uminom. Hindi na natin mawawala yung history, nandyan na yan, pero pwede. Is there a limit
drinking FirstVitaPlus. Wala po. Isipin lang natin ang FirstVitaPlus kasi gulay po siya. So, pagkain po ng gulay, wala naman po nagli-limit ng pagkain ng gulay. So, may sakit ka man o walang sakit, as long as na gusto mong uminom ng FirstVitaPlus, pwede. Bakit? Wala po tayong overdose. Diba? Wala po siyang side effect. Meron tayo detox. Kung may mga sakit ka, pag inuman ng FirstVitaPlus, may mga mararamdaman ka. Kasi yung iba, wala naman sila na-diagnose na sakit. Pag inom ng FirstVitaPlus, sumakit yung tiyan, dinugo, o nung na-ultrasound, meron pala silang mga bukol sa matres, bukol sa ovaryo. Saka lang nilalaman. Diba? Kaya lang ang Pilipino, minsan, ay gawa kasi uminom ako ng FirstVitaPlus. Mali po yun. Kaya nalaman yung sakit nila kasi nag-detox na sila. O healing crisis. Nung uminom sila ng FirstVitaPlus. So, dapat po ituloy ang pag-inom. Okay. Oh, yan po yung number 4. Family history, pwede. Wala pong limit sa pag-inom ng FirstVitaPlus. Ulitin ko lang ulit. Eh, Dok, paano yung may mga problema sa kidney? Bawal uminom ng madaming tubig. Pwede mo siyang papakin, pwede siyang gawing parang candy. So, wala ho tayong restriction. Ito, can infant drink FirstVitaPlus? Nakalagay po dyan, yes. Pwede. Anong month pwede? 6 months pataas. So, 7 months, technically. Bakit? Kasi meron ng batas. Executive Order 051. Ang tawag ko dito, milk code. Yan po yung tinatawag na exclusive breastfeeding below 6 months. Kailan po yan? Noong October 1986. Signed po ni President Cory Aquino. Kaya kung mapapansin nyo ngayon, wala na po tayong commercial ng mga milk formula. Yung gatas ng bata, wala nang commercial. Ang laging commercial na above 6 months. Pag below 6 months, bawal eh. Kaya wala na mga commercial. Kaya lagi sa hospital, ini-encourage na exclusive breastfeeding. Ang tanong ganito, paano kung hindi nagbe-breastfeeding yung mother? Kasi nagtatrabaho. Pwede ba silang painumin ng FirstVitaPlus? Technically, pwede. Meron nga tayong premature na baby, pinainom na ng FirstVitaPlus eh. Si Giancarlo. Diba? Kaya lang, syempre, may batas, exclusive breastfeeding. So, ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng ipost sa social media. Discretion na po kasi ng magulang kung paiinumin niya yung bata niya. Meron kami, mga 2 months pa lang, pinainom na ng FirstVitaPlus melon. 2 months, 3 months, pinainom na nila. 1 month, 1 week, pinainom na nila. So, ibig sabihin, ito batas. Eh, kung may trabaho ka, hindi mo napapainom yung baby mo, wala kang time magpa-breastfeeding. Technically, pwede. Okay. Kaya lang yun nga, sa batas kasi, exclusive breastfeeding. Kung hindi ka nag-breastfeeding, so, depende ho sa magulang. So, clear po tayo doon. Kasi common question po yan eh. Eh, nakalagay kasi sa box eh. Not recommended for lactating mother at saka sa bata. Not recommended. Bakit? Kasi nga dahil dito sa batas na to. Pero bakit pwede? Kasi ang bata, pinakakain mo ng gulay. Malunggay daw na sili. Pinakakain mo ang bata. Diba? So, kaya pwede ang FirstVitaPlus. Kasi gulay lang siya. Ginawa siya ang drinks o ginawa siya ang juice. So, pwede po siya. Okay? So, madaming mga question. Tatanungin kasi kayo dyan eh. Nakalagay sa box eh. Not recommended for children. Diba? Lactating mother. Pero pwede po siya. Kasi yon kaya nakalagay sa box. Kasi nga,
mandato ho ng gobyerno yan. So, bawal yung mga claims, bawal sa ganito. Pero pwede ho siya. Kasi kung titingnan po natin, ordinary yung gulay siya. Kasi nakapasok po tayo sa food supplement. Eh, hindi ho lahat ng mga supplement pwede sa bata. Yun ang may mga kategory po ito. So, maniwanag po tayo dyan sa pwede sa bata. Can First VitaPlus substitute daily vitamins or supplement? Yeah, maliwanag po, yes. Ako, kami, personal, wala ko kami mga supplement na mga vitamins, na mga capsule. From A to zinc, wala. Kasano nanggagaling yung mga vitamins? Sa gulay. Eh, ang maganda sa First VitaPlus, natural. So, pwede siyang ipalit. Oh, kung may mga supplement kayo na mga tableta, so pwede nyo po siyang itigil. Sample, mga Centrum, multivitamins, pwede nyo itigil yon. First VitaPlus nang inumin. Okay, can First VitaPlus substitute fruits and vegetable? Kaya kagaya ng binanggit natin kanina, First VitaPlus pong gulay na. Na pang araw-araw po natin kinakain. So, pwede ho siya. Oh, ito. Can First VitaPlus be drunk in hot or cold preparation? Pwede. Diba? Kasi kami sa umaga o kaya sa gabi. Ako, sa gabi, after dinner, mainit na tubig. Parang kape. Yung dalandan forte. So, umaga, watermelon or melon. Sa gabi, dalandan. Misa sa tanghali, guyabano. So, 3 to 4 times a day po ako uminom ng First VitaPlus. Paano ginawa ang First VitaPlus? Cold dehydration. Ayan o, freeze drying. So, kaya siya nagiging powder. So, yan po yun. Oh, ito. Cold process o cold dehydration. Can a person suffering from kidney stone drink First VitaPlus? Eh, itong question. Doc, nung uminom ako ng First VitaPlus, pag-ihi ko may dugo. So, bakit pag-ihi niya may kasamang dugo? Nung uminom ng First VitaPlus. Ang history, meron silang kidney stone. Eh, bakit may dugo? Kasi yung kidney stone, gumalaw sa pwesto niya. So, pag gumalaw sa pwesto niya yan, masusugat yon. Pag nasugat yan, magdudugo yon. Saan ang punta ng dugo? Sa pantog. Kaya pag ihi nila, may kasamang dugo. Simple. Kumuha ka ng bato sa kalye, gasgas mo sa balat mo, pag nasugat yan, nagdudugo yan. Eh, yung bato nasa loob ng kidney mo. Ang trabaho ng First VitaPlus, alisin yun. So, gagalaw sa pwesto niya. Pag gumalaw yan, ang sakit sa balakang nun. So, gagasgas po yan. Pag gasgas niyan, lalabas yan, papuntang panto. Kaya minsan, pag ihi nila, may mga buhangin. Okay? So, yun po yung mga kidney stone na nilalabas. And tanong ganito. Doc, nakita ko sa First VitaPlus, may nakalagay na calcium. Okay? Calcium. Sa malunggay, baka ako uminom ng apat na baso ng gata sa calcium. Minabasa ako. Ang nabasa niya, ang calcium daw nakaka-cause ng kidney stone. Kasi madami yung mga kababaihan nagsusupplement ng calcium. Kasi nga, pag nagkakaedad na sila, rumurupok yung kanilang mga buto. Kasi nga, yung production nila ng mga hormone, humihina na. Kakaedad na. Kaya yung iba, nagsusupplement ng calcium. Okay. Tama po yung question. Kasi ang most common na kidney stone, calcium stone. Most common. Meron tayong tinatawag na mga iba-ibang klaseng stone.
Yan, kagaya niyan uric acid stone. Diba? Alam natin sa uric acid yan. Itong struvite stone, kung ikaw madalas magka-UTI, pwede kang magkaroon ng stone, kidney stone. Yan po, galing yan sa UTI, recurrent UTI. Nagkaroon ka ngayon ng kidney stone. Ang most common, tandaan natin, calcium ha. Kaya ang calcium, minomonitor yan. Pag normal na, huwag ka na mag-supplement ng calcium. Kasi pwede kang magkaroon ng bato or kidney stone. Kung sa pamilya mo, meron kang history ng kidney stone, ayan po yun, cystine stone. Meron po dito nakikinig ngayon, 9 years old pa lang, may kidney stone na. Kasi sa pamilya nila. So, ang common po, pag galing sa family history, cystine stone. Okay, kung ikaw UTI madalas, struvite stone. Kung sa uric acid naman, uric acid stone. Pero ang most common po sa mga types of kidney stone, yan pong calcium stone. Ang tanong ganito. Diba nabasa natin sa malunggay, meron siyang calcium. O yan, pwede magkaroon ng kidney stone. Eh bakit nakakatulong ang First Vita Plus sa mga kidney stone? Ba't sila gumagaling? Ba't natutulungan nyo may mga kidney stone? Okay, meron ba ditong guest na mga nurse, medical practitioner? Tingnan natin. Si Didi, nandiyan ba si Didi? Kita ko si Didi kanina eh. Okay. So, ano ba ang common? Kanyan yata si Doktora Eldina. Doktora, hello, great morning. Ano ang common? Great morning, Doc. Anong common na gamot na ibinibigay pag may kidney stone ng pasyente? Okay. Anong common? Ito po, binibigay kahit ako. Pag may pasyente yung kidney stone, ayaw uminom pa ng First Vita Plus. Anong gamot binibigay na common? Ito ang generic niyan. Potassium citrate ang generic na ibinibigay pag may kidney stone. Bakit? Ini-inhibit kasi nito o pinipigilan nito ang formation ng stone, yung crystal stone. Tapos diuretics po siya, nakakatulong siya pampaihi para mailabas yung mga kidney stone. Kaya nakakatulong ang First Vita Plus. Bakit? Kasi nga ang First Vita Plus, kung makikita nyo sa malunggay pa lang, meron din tayong potassium. Kanina may calcium, ang malunggay, meron din po siyang potassium. Kasi nga, lahat ng green leafy vegetable, meron din. Kumbaga, ang trabaho ng First Vita Plus, i-balance ang katawan po ng tao. O ang katawan natin, kung may mga sakit tayo, ibinabalansi po niya. Kaya nga, ang sabi, di ba, plenty of fruits and vegetable ang ideal kung healthy lifestyle ang gusto po natin. Kasi nga, binabalance nito yung katawan natin. Ang generic niyang gamot na yan, potassium citrate. Ang First Vita Plus may potassium din. Okay? So, maliwanag po tayo. So, pwede po siya sa may mga kidney stone or kidney problem. Kaya ang question, Doc, paano yan? May sakit sa puso, ipinagbabawal yung mga green leafy vegetable. Diba? Pwede po siya ang First Vita Plus. Kaya ipinagbabawal yan, lalo na yung mga naoperahan sa puso, kasi nagtitake po sila ng gamot na pampalabnaw. Thrombolytics. May mga gamot silang iniinom. Pampalabnaw ng dugo. Ngayon, ang lahat ng green leafy vegetable, halos, meron tayong tinatawag na clotting factor. Clotting, ibig sabihin, pang-blood clot. Eh, bawal sa na-operahan sa puso yan. Kaya nga sila na-operahan sa puso kasi nga lumalapot yung dugo nila, nagkaaroon sila ng blood clot. Kaya binibigyan sila ng gamot na pampalabnaw ng dugo. Eh, ang mga green leafy, may clotting factor. Eh, bakit ang First Vita Plus pwede? Kasi meron po tayong dahon ng sili. Ang dahon ng sili, pampalabnaw ng dugo.
kumbaga nga, pambalance nga po yung limang gulay ng First Vita Plus. So, maliwanag po tayo doon. Okay, ano pa? Common question, ito. Does First Vita Plus contain any synthetic or artificial flavoring? Wala po, kaya po tayo 100% all natural. Kaya nga ito ang laging ano dyan eh. Diba kalimitan, ano bang flavor ng First Vita Plus ang maganda? Mali po yun, yung term na flavoring o flavor. Kaya nga diba lagi natin binabanggit, anong variant ang maganda sa ganito? Kasi pag flavor, ang nasa isip ng tao, artificial agad yun, flavor lang. Kaya tayo variant ang ginagamit natin. Dalandan variant, dalandan, melon, guyabano, mga variant. So, hindi ho siya flavoring. What is the shelf life of First Vita Plus pag na-open mo na o natimpla mo na? Ayan po, 24 to 48 hours ilagay po siya sa rep. So, pwede mo yung inumin. Okay, ito. What is the recommended dose or intake of First Vita Plus for those who suffer from hypertension? Okay. Hypertension or na-stroke. So, actually, depende yan. Kaya lang, di ba, ang rinirecommend pag ako tinanong, minimum of 3. 3 to 5 per day. Anong maganda sa kanila? Hypertension or mga na-stroke? Diba? Ang rinirecommend ko sa kanila ay fruit and veggies with mangosteen. So, yun po ang rinirecommend ko sa kanila. Pero kahit anong variant po, pwede. Okay, ganito. Halimbawa, ang pasyente, mataas ang BP, hindi bumababa. O, ito ha, medical practice to. 190, dinala ka sa emergency room, ayaw bumaba ng BP. Anong kasunod na gagawin? Ia-admit ka, lalagyan ka ng swero. Pagkalagay sa inang swero, may i-inject po dyan. Ang ibinibigay sa mga taong hypertensive pag hindi bumaba ang blood pressure o hindi nakokontrol, binibigyan po sila ng diuretics. Ang paihi. So, pag nabigyan sila ng gamot na pampaihi, 15 to 30 minutes, ihihi sila. Pag nakaihi sila, mapapansin nyo, bumababa ang blood pressure nila. Bakit? Kasi nabigyan po sila ng diuretics. Okay? Ngayon, bakit ang First Vita Plus nakakatulong sa mga hypertensive na pasyente? Oh, kasi po, di ba kanina meron tayong kidney stone, meron tayong potassium. Diba? Ang trabaho ng potassium, diuretics. Ilalabas nito yung kidney stone. Ia-attract niya yung calcium stone or the kidney stone, iiihi ng potassium. Kaya nga ang generic niya, potassium citrate. Eh bakit sa First Vita Plus? Bakit sa hypertension, pwede yung First Vita Plus? Kasi nga po, ang potassium, ang trabaho niyan, diuretics. Ang diuretics, nakakatulong yan makapag-regulate ng blood pressure. Dahil diuretic po siya. Sample. 190 ang BP, high blood. Ang sasabihin sa'yo ng doktor mo, bawasan ng maalat, bawasan ng mataba. Hindi po bawal. Take note ha. High blood, diabetic, o may mga sakit, hindi po bawal ang maalat, matamis, mataba. Hindi po bawal yan. Ang sasabihin sa'yo, low salt, low fat. Hindi bawal. Bakit? Kasi ang alat, tamis, mataba, kailangan ng katawan natin. Kaya lang dapat limit lang. Pero kailangan ng katawan natin yan. Okay? Balikan natin yung hypertension. Bakit nakakatulong ang First Vita Plus? Ito po ang alat, sodium chloride. Di ba yan yung asin? Ang alat, pag sobra, sobra sa katawan, dyan nag-uumpisa ang hypertension. Dyan nag-uumpisa ang kidney stone. Dyan nag-uumpisa ang sakit ng tao. Pag sobra ang maalat. Kaya nga ang advice sa'yo, bawasan ang maalat, bawasan ang mataba. Eh ang mga Pilipino, mahilig kumain ng maalat. Umaga, tanghali, gabi, may alat. Merienda, in between, may alat.
Kaya mapapansin nyo yung sodium chloride may limang araw. Kasi pag sobra ang kain mo na maalat, ang diretso, hypertension. Ano ang trabaho ng FirstVitaPlus? Yung potassium, kinukuha yung sobrang alat ng katawan natin. At yan po yung iniihi nyo. Kaya kung mapapansin po natin, di ba, yung mga first time uminom ng FirstVitaPlus, o balikan po ninyo, pag inom nyo ng FirstVitaPlus, unang linggo, ihi kayo ng ihi. Bakit? Kasi tinatanggal po nito yung sobrang alat ng katawan natin. Kaya siya nakakatulong makapagpababa ng ating blood pressure. So, yung sobrang alat tinatanggal. Okay. O kanina binanggit natin, di ba, pag high blood, stroke, 3 to 5 times per day. Okay. So, depende po sa ano nyo. Depende sa preference po ninyo. Lobat ako. Okay, ito po, meron tayo dito. Ito po ay ginagamit ng ibang guide. Pwede po, pag may mga sakit, di ba? O kaya may sakit yung pasyente. O yan po yung kanilang mga guide. Kaya lang ang pinakaano dito, pinaka para mas madali natin lahat maintindihan ito. Kung ikaw walang sakit, normal ka, wala kang mga maintenance, ang tamang pagkain ng gulay, 5 to 6 serving per day. Wala kang maintenance, wala kang gamot, maiwas sa sakit, normal ka. Ang isang sachet, isang feast tub, equivalent po sa 5 to 6 serving ng gulay at prutas. So, pwede na po sa atin ng once a day. Ako, ang iniinom ko ko, bakit 3 to 4 times ako umiinom bawat araw? Eh, wala naman akong maintenance na iniinom na gamot. Diba? So, tingnan mo. Kasi wala itong overdose. Minsan, pagod ka, gusto mo ma-relax, inom ka ng FirstVitaPlus. Ako, wala akong maintenance na iniinom na gamot, pero ang inom ko, 3 to 4 times per day. Kasi may pandemic. Gusto mo maiwasan yung mga kalaban. Pag may sakit ka, anong ibig sabihin ng may sakit? May maintenance ka. Diba? May iniinom kang gamot. Inuubo ka nung araw na yon, nilalagnat ka nung araw na yon, may sipon ka. So, minimum 9 serving per day ng gulay. So, minimum mo, twice a day. Pero, kagaya ng binanggit ko, wala tayong overdose. May sakit ka man o walang sakit, gusto mo ng 3, 4, 5 kada araw, okay lang. Kasi wala tayong side effect. Eh, Dok, bakit nung uminom nga ako ng FirstVitaPlus? Regular naman ang bowel movement ko. Eh, nung uminom ako, nag-constipate ako kinabukasan. Kasi nga, meron tayong healing crisis o detox. Eh, paano kay papaliwanag yun? Sabi ko, nagdi-detox. Paano kay papaliwanag sa kanya? O, ang tanungin mo, ano ngayon ang lifestyle niya? Ano ba ang kinain niya? Kumakain ba siya ng mga barbecue? Kumakain ba siya ng mga itim-itim sa barbecue, mga sunog? Kumakain ba siya ng dilata? Kumakain ba siya ng hotdog? Kumakain ba siya ng may mga preservative? Natural lang, isasagot nan, syempre, yan ang masasarap eh. Eh, kaya nung uminom ka ng FirstVitaPlus, nag-constipate ka kinabukasan. Kasi makinig, no? Yung mga toxin na yan, yung mga itim-itim na nakikita natin sa mga inasal sa mga barbecue, yung mga dilata na yan, di ba may mga preservative yan, hindi na lahat nadadigest ng enzyme yan. Yung iba ho, naiiwan na sa bituka mo yan eh. Di ba? Eh, nung uminom ka ngayon ng FirstVitaPlus, ang trabaho ng FirstVitaPlus cleansing, tanggalin lahat ng toxin. Di ba? Eh, ang katawan natin, meron, di ba, sa anus, sa pagdumi, may pinto yan sa loob. Hindi lahat niya mailalabas ng sabay-sabay yung laman ng tiyan mo. Ang gagawin niyan unti-unti. Kaya pag nakadumi ka after 2 days, constipated ka, ang itim-itim nun. Tapos ang itim, ang dark green, itim, dark green, tapos ang lansa ng amoy yung baho nun. Kasi yan yung mga toxin na nasa katawan mo na hindi mo na ilalabas
Ngayon, nung uminom ka ng First Vita Plus, saka mo lang nailabas, kaya ka nag-cleansing o detoxification. Diba? Yung iba kasi nakaka-experience ng ganyan eh. Dok, normal naman ang bowel movement ko. Bakit nung uminom ako ng First Vita Plus, nag-constipate siya? So, yun po yun. Diba? Sa susunod, idodrawing ko yun. May drawing ako nun. Okay, so maliwanag ha. Pag walang sakit, walang mga maintenance, once or twice a day ng First Vita Plus. Pag may mga maintenance, minimum ng dalawa. Para mas madali nating maintindihan. Eh, dok, may cancer. Dalawa lang ba iinumin ko? Depende ho sa severity ng sakit ng tao. Kung ikaw malala ang cancer, minum ka ng 3 to 5 times per day or 5 to 8 times per day or even 10 sachet per day. Di ba, tinaningan ka, dok, 3 months to live na lang daw ako. O, di minum ka na ng isang box araw-araw. Eh, sabi sa'yo, 3 months, tumagal ka ng 1 year, tumagal ka ng 2 years, bonus po yun. So, depende po yan sa sakit na nararamdaman ng tao. Mas madami kang inumin, mas maganda kasi mas mabilis maging balance ang katawan natin. So, balance alin yung immune system natin. Kasi yan po ang magkocontrol sa lahat ng katawan natin, immune system. Okay, ano pa? Does the company had its own plantation of herb to ensure its steady supply and high quality? Diba? So, meron to tayong mga, ang tawag doon yung mga partner, ang First Vita Plus. Kaya minsan mapapansin mo natin, Dok, wala akong available na guyabano kasi may quality control po ito. Pag hindi maganda yung production ng guyabano, kesa gamitin yun eh hindi maganda, kukontrol, kailangan may quality. So may mga partner po tayo dyan. Ang pineapple, nasa kabideo yan, sa silang, nasa plantation ni Nakam. Yung mga pineapple natin. Tsaka may mga ilan na po mga guyabano doon. Okay, number 16. Can a child sick of dengue fever drink First Vita Plus? Of course. Tingnan natin ang dengue. Ang dengue, anong minomonitor na common na alam ng tao o ng karamihan? Platelet count. Alam ba natin na ang platelet is one of the cells of the immune system? Kaya pansinin niyo pag ang pasyente na dengue, may gamot ba? Pag nilagnat ka natural, pababain ang lagnat. Pero ang tanong, may specific na gamot ba sa dengue? Wala. Virus yan eh. Apat na strain ng dengue virus. Eh anong pinakakailangan? Kailangan labanan ng immune system mo yung virus na dengue. Paano gagawin? Kailangan mapalakas mo ang immune system mo. Paano mo mapapalakas ang immune system mo? Kailangan mo ng vitamin C saka zinc. Kailangan mo ng limang gulay. Ano ba trabaho ng vitamin C sa immune system? Makinig mabuti. Ang vitamin C, yan lagi pumapasok sa isip ng tao pag pinag-uusapan immune system. Pero anong trabaho ng vitamin C? Oh. Halimbawa, ang katawan natin, headquarters ng sundalo. Ang sundalo natin, yan yung immune system. Ang trabaho ng vitamin C, siya yung nagsisilbing barrel o armas ng immune system o ng sundalo. So, para lumakas ang immune system mo, kailangan mo ng additional na vitamins, kagaya ng vitamin C, kagaya ng zinc, vitamin A, vitamin D. Yan mga yan kailangan mo para lumakas ang immune system. Eh, ang platelet na namin minomonitor sa dengue, one of the cells of the immune system. So, para labanan mo yung dengue virus, palakasin mo yung sundalo mo. Para lumakas ang sundalo mo, kailangan mo ng vitamins para malabanan sila. So, yun po. Yung kaya o pwede siya sa may mga dengue. Immune system ang problema. Okay, yung cells of the immune system. Next question. Will eating this vegetable produce the same effect as drinking First Vita Plus? Common question din po ito. Lalo sa probinsya. Dok, yung limang gulay ng First Vita Plus nakatanim lang sa puno ng kapitbahay namin. Kinukuha lang namin dyan yun. Di na namin binibili. Pares ba ng epekto yan? Mali.
wala akong ano, hindi ko pares ng effect. Kasi ang First VitaPlus, naka-compute po yan sa daily requirement ng tao. Diba? Kaya may sakit ka man o walang sakit, pwede yung ang First VitaPlus. Kasi nasa daily requirement ng katawan natin yan. Diba? O, nakatanim nga sa loob ng bauhan mo yan. Eh, paglabas mo naman, sari-sari store. Sino sa inyo hindi pa nakatikim ng soft drinks? Diba? Eh, nasa kapitbahay mo din yan. O, eh, kung papipiliin ka, malunggay na ginawang juice o soft drinks natural. Ang mga tao, ang mga Pilipino, soft drinks ang pipiliin. Kaya hindi ho siya pwedeng ikumpara sa First VitaPlus, yung gulay na nasa labas. Kasi yung hindi ho pares ng epekto yan. O, makakadagdag po kung ikaw magbe-blend ng mga gulay, kaya lang hindi ho sapat yun. Bukod po dun, hindi mo din maiinom yun. Ito ho kasi, isipin mo, 10 years inaral po to ng mga espesyalista sa gulay, mga herbalist po yun. Para i-produce, ito yung magiging epekto niya. Gano'ng kadaming gulay, diba, ang dapat pagsamasamahin, anong gulay ang dapat pagsamasamahin para ito yung maging epekto sa katawan? Eh, kaya nga limang gulay lang yan eh. Eh, may mga lumabas naman, diba, pito-pito, isang kapsula, 28 gulay. Eh, bakit ang First VitaPlus, 5 lang? Eh, 20 years na tayo in the market. Kasi ito po pinag-aralan din ng matagal. Diba, yung computation ng bawat gulay na yan, diba, pag pinagsama-sama mo, yan yung magiging epekto sa katawan ng tao. Kaya kumpleto ho ito. Simple lang. Ang dahon ng silip, ang palabnaw ng dugo. Eh bakit yung colitis, pampaampat ng dugo? Kung titingnan mo yung dalawang gulay, magkakontra sila. Yung isa pampalabnaw, yung isa pampatigil ng dugo. Pampaampat. Pero nasa First VitaPlus. Kasi kung ano kailangan ng katawan natin, yan po binibigay ng First VitaPlus sa atin. Kaya combination po ito ng gulay. Eh, Dok, bakit hindi nakalagay? Bakit hindi nakalagay kung gaano kadami malunggay o dahon ng sili yung nakalagay sa First VitaPlus? Natural, hindi pwedeng ilagay yun. Kasi ang gulay na nasa First VitaPlus, lahat yan Pilipino. Pag nilagay niya kung gaano kadaming gulay yon, mabilis gayahin. Diba? Gagayahin lang yan eh. Malunggay, ganito kadami malunggay pa ilalagay, ganito kadami bigat para gumawa ng First VitaPlus. Kaya nga trade secret ng bawat kumpanya yan eh. Hindi pwedeng ilabas yung mga dosage niyan eh. Diba? Pag tinanong ka, eh Dok, bakit ganun? Bakit sa iba pinakikita? Eh sa kanila yun. Diba? Eh sa atin, trademark natin yan, hindi pwedeng ilabas yan. O simple lang, para matapos ang usapan natin. Bakit ang McDonald's at Jollibee, parehas fried chicken, pero magkaiba ng lasa? Yun lang ang tanong dun eh. Pare silang fried chicken. Diba? Bakit magkaiba ng lasa? KFC, ibang lasa. Pero lahat yung fried chicken. Diba? Ganon din sa First VitaPlus. Bakit namin ilalabas kung gano'ng kadaming balunggay yan, eh ang bilis gayahin. Okay? So, yun po yung ano doon. Trade secret natin. Ito, number 17. Will eating this vegetable produce the same effect? O, oh, yan na po sinagot na natin kanina. Okay, number 18. What is the difference of First VitaPlus from green tea? Yan po, green tea is primarily antioxidant. Diba? May vitamins and minerals. Green tea po siya. Ang First VitaPlus po is complete with 5 power herb. Diba? So, combination nga, kagaya na binanggit ko, combination po tayo nung limang gulay na need ng katawan natin. So, pansinin nyo, yung ating pea solution, di ba? First VitaPlus with 5 power herb, tapos meron tayong green tea extract, additional na binibisyo. So, magkaiba po kasi siya. Pandagdag lang natin yung green tea. Okay, number 19. Can a person suffering from asthma drink First VitaPlus? Can it be combined with... Opo. Eh, Dok, ang question kasi ganito. Yung pamangkin ko, may hika, bawal daw sa kanya ang juices. Totoo. Kasi matitrigger yung kanilang hika. Eh, bakit ang First VitaPlus pwede? Kasi ito po gulay. Ang laman po ng First VitaPlus gulay na ginawa lang juice. Diba?
para mainom ng mga bata. O, kaya siya pwede. Kaya kung iisipin mo, juice lang siya, hindi pwede. Kaya lang kasi gulay siya na ginawang juice. Ay kung ayaw mo ng ano, pwede siyang papwede mo papakin o hindi na siya juice. Diba? Yung juice per se, binabawal yan sa mga hikain. Lalo na yung mga citrus. Pero ang first bite pa sa gulay po siya. Eh yung dalandan, maganda pa naman sa may mga problema sa bagay yan. So pwede ho yan. Okay, na last question. What is the competitive edge of First Vita Plus? Ayan po. First herbal drink in the Philippines. Filipino? Filipino ang gumawa? Lahat Filipino. Kaya kung nakilikin po natin, Filipino lahat. So, nakilikin natin ang sariling atin, kumbaga. Okay.